Hi guys, we're going out today. I'm gonna do a pickup. May in order ako sa mall, sa Abercrombie. So I'm gonna pick up my two shirts today. Maybe have dinner, cause day off ko. See you later. Ang init, guys. Grabe. Look at that sun. Ayaw bumukas. Sarado. Booster seat ni sweetie. Oink. Where are you going? Wala pa guys, nintay pa namin. Kuha na namin guys yun. LV. Where are you guys going? We're going this way. Get past there. That way? I wanna go down, going up. Diyan ko binili yung bag ko. And guys, we're going right there. Guys, yan. What size do you have the before? It's okay, right? Remember, it's coming in my feet. Yeah, so get 7.5 then. Yan siya guys, nakuha ko na. Yikes! Ayan guys, nakita nyo yan? Hindi kami dyan kakain. Doon. Doon kami kakain sa Brio. Ayan dyan kami guys. Pasok na! Tagal naman ng mga tao here. Yeah, we're hungry already. What are we ordering? I guess pasta. And drinks ko guys. Cucumber gimlet. Yan kay Matthew. Mango iced tea. Si sweetie wala. Water lang. Yan ang bread namin, guys. And our butter. Butter. Butter, sweetie. Social ako tonight, guys. Walang beer. Cocktails tayo tonight. Pang mayaman. It's like pizza. Good. Good? Taste good. Ayaw po. Pati ano, tinapay nila sushan. Is it good? And na guys, appetizers namin. What is it? Shrimp. Oh. Shrimps and eggplant. That's good. The eggplant is good. It's spicy. It is? Yeah. Boss guys, so cute naman ang salad mo. Mm-hmm. With a knife. Yeah.
pinaghiwa pa kami, guys. Anong klaseng social na restaurant to? Pinagod pa kami, guys. Huwag kayong kakain dito. Kami pa pinaghiwa ng salad namin. Tama ba yan? Is it good? Mm-hmm. Is it? Like the tomatoes. Good, right? Mmm, sarap. Walang soup si Matthew. Ano yan? Oh, I forgot. Exchange. Oh, that's mine. Yeah, pasta, that's pasta. His. Oh, give him his food. This is mine. That's pesto. Oh, no, it's not. This is yours. Okay. It's hot na. Yung kay sweetie, guys. Ito sa akin. It's lobster fettuccine. That's mine. Yours is pasta vodka something. Oh, yeah, the one. Pasta a la vodka. Okay, Matthew pesto. I'm gonna taste my food. Is it yummy? Wait, I don't know. I'm gonna cut it. Is it good? Sobrang sarap. Na kayong kakain sa Olive Garden, my God. Bala eat this. Iba na yung cocktails ko, guys. Meron ng ano. Si Matthew. Lobster bisque. Are we going to rock? Yeah. Ayan, umbus na, guys. Nasaan na yung pagkain natin? Nawala yung pagkain ko, guys. Yep, so. Ayan yung bill namin. $1.19.30. Ba't di nyo inubos yung mga food nyo? Ba't kayong dalawa? Ay, ako din pala. Yan, guys. Gabi na. Uwi na kami. Ay, ba't nagpa-fog yung camera ko? That's it's foggy. Lobster crack. Oh, let's go cheese factory. Ay, pumunta pa pala kaming cheesecake factory. Bili kaming cheesecake. Oh, look at that fire. Saka may dun, cheesecake. Guys, oh, may ihawan. Yan street food namin dito. Kami dyan, guys. Cheesecake Factory. Kung gagawin mo dyan? Bili kami cheesecake. Dito na kami, guys. Bibili sila ng ano, cheesecake. Kotse na kami. Guys, ta naman kami ng Ross. Bakit mga lakpatsero kayo? Mm-hmm. Tomorrow's work day. Uwi na kami. Ayan, guys, may kukunin na sa Amazon locker. Sana yung code ko? Ay, yun siya, guys. Kunin natin yung ano ko. Yun! Lana! Lana! Yun!
Ay, hindi ko abot! At you! Help me! Ayan guys, abot niya oh! Oh, but si Matthew, ako hindi ko abot. Thank you! Ayan, tapos na guys. Kuha na namin. Nakakatawa guys, hindi ko abot yung locker. Taas-taas kasi niya yun, no? Tingnan nyo naman. Hi guys, nakauwi na kami. Ito yung mga binili ko for today. After namin kumain, no? Or before kami kumain. Basta whatever, ito na yung shopping haul natin. Binili ko tong bag na to para to sa sister ko. Pinakita ko na to sa kanya kanina, nag-video kami. Gusto niya to, ito yung pinili niya. So I bought her this from Tommy. This is $89. So kung ano lang to, maliit lang siya na knapsack, ganun. Gusto kasi yan ng sister ko. Eh. So kung gusto niyo bumili, meron 'yan. Meron 'yan sa Tommy. Tapos pinick up ko tong ano, shirts ko sa Abercrombie kanina. Ito siya guys. Bubuksan ko pa ba to? Pwede naman. Sa natin. Kung na-notice nyo guys, yung mga vlogs ko, maiikli na now. Yung iba nga, yung mga old vlogs ko na yun, ipinost ko na lang din. Kasi lately, kung na-notice nyo, umiikli na yung mga vlogs ko. Tsaka, hindi ko na siya masyadong ine-edit. Pasensya na kasi, alam nyo, nagkakaroon ng tao ng changes in life. Yun yung dinadaanan ko now. Yung work ko kasi, humirap na siya, as in sobrang hirap. To the maximum level na yung hirap niya. But like I said, hindi ako nagko-complain. It's okay. Hindi naman pwedeng lagi na lang madali yung ano mo, diba? There was a time when my work was super easy. Now, nandun na ako sa super hard. So, pag uwi ko, wala na talaga. Like, I'm so tired. I can't even vlog anymore. You know, ayoko kasi, syempre, dalin yung negativity ko to the vlogs, diba? Kasi ayokong parang i-share sa inyo yung makikita nyo sa vlog na pagod ako, ganon. So, yun. Nung meron last week, trinay ko mag-vlog. Pagdating namin sa mall, don't get me wrong, we're still going out, we're still doing a lot of things, pero hindi na lang ako nagbablog. Kasi, siguro when we're going out, we're eating, alam mo yun, sumasama na lang ako, but I'm not really, siguro, into it, yung, I'm not talking too much, tulala lang ako, lagi lang ako nakaupo sa isang sulok habang sila nagsha-shopping. Pagkakain naman, sige, like, kakain lang, you know, parang ganon. But we are going out and I'm there. Hindi naman sa hindi ko na-e-enjoy, na-e-enjoy ko, but siguro wala akong energy. Let's put it like that. Yun at siguro talaga yung bottom line nun. Wala akong energy to even smile or to even make jokes or to even talk man lang. Si Sweetie nga tinatanong ako, are you sick? Mga ganon, sabi ko, no, it's just work. Pagod. Pagod guys, yun. Pero parang I told myself lately na siguro maybe I need to do a different approach. Siguro kahit siguro ganon, maybe I should try harder or try a little bit more. So sabi ko kanina when lumabas kami, sabi ko, sige, I'm gonna force myself. I know I could do this. We're still doing the same things that we've been doing, pero yun na nga, hindi na nga ako nagba-vlog kasi parang wala akong energy to even talk or to even do anything. Ganon. So, ito pala yung shirt ko, guys. There you go. This is
$15. Mura lang siya, guys. Tapos, ito yung isa. Kamukha din niya to. Pero, ibang color. Ito. Ayan siya. Diba? Ang cute niya. Dalawa sila. So, yan siya. And then, galing kaming Champs, nakita nyo na kanina, umili ako ng bago kong Adidas na Ultra Boost. Yun. Saka na ako, ano guys, yung gagawa ng separate na unboxing nito siguro sa ibang araw or ano. Or I don't even know kung gagawa pa ako or baka later or whatever. I just want to show it na yan yung binili ko. Ito siya. Nakita nyo na kanina, di ba? Like, sinukat ko siya. Yan. Ito siya. Yan. So, I'm gonna do a, like, a review on this and sasabihin ko sa inyo why. Ganito kasi yun, guys. I already told you na, I think I told everybody I did a review on this na. It's super good. Tested ko na siya. Wala pa akong nasuot na shoes na ganito. Yung hype, is it true? It is true. Like I said, hindi pa ako nagkaroon ng ganitong klaseng sapatos, guys. Yung Boost, pag itong Ultra Boost na to, pag sinuot mo siya, ano siya, like kahit naglakad ka ng how many miles or siguro kahit kilometers pa, pag umuwi ka, it's nothing. Yung feet mo hindi masakit, yung legs mo hindi masakit. Ako, I wore a lot of shoes sa work ko through the years. We're always on our feet sa work. Every time I go home, my feet hurts, pati legs ko hurts. Like sometimes, kailangan ko siya lagyan ng liniment, ng icy hot liniment, lagyan ng salon pads, at kung ano-ano, or uminom ng Advil sa sobrang sakit ng feet ko. Eh kung may imagine nyo yun, I'm only at work 8 hours. Maybe I walked around for 4 hours sa 8 hours ng work ko. And I tried a lot of shoes. Marami akong ginamit through the years. Wala pa akong nasuot na shoes na ganito. Na nangyari sa akin yon na ang feet ko did not hurt. Ginamit namin yung Boost namin ni Sweetie sa San Francisco. Nakita nyo. That's the only shoes na meron ako. Yun lang ang shoes na dinala ko sa San Francisco. Yun lang ang ginamit kong shoes there. Ano? Tested na siya. Ilang days kami nandun. Pag nasa San Francisco ka, nagsa-sightseeing ka, morning pa lang hanggang gabi, you're walking all over the place. Morning hanggang gabi. Umuwi kami sa hotel, nothing. Not even konting pain, not even nothing. Diba amazing? So, yun, ako guys, hindi ko kayo tuturuan ng something na hindi totoo or something na hindi nangyari to me. Ganon. So, bibilib, eto, pangatlong Boost ko na to. It's my third one. Diba? Ngayon, bakit ako bumili ng nitong isa pa? Because my sister gusto niya ng sneakers. So, ang sister ko, si Ekang, gusto niya yung all white. So, yun. So, naisip ko na ibigay ko na lang sa kanya yun. Hindi ko pa naman yun na, ano, like, wala pa yata sa akin mga 6 months yun. Di ba, kakabili ko lang nun. So, sabi naman ng sister ko, okay lang daw sa kanya na yun. Then, so, nag-isip ako, anong color ngayon yung bibiling ko? I don't wanna buy like all white again kasi, di ba, parang, ayoko kasi, di ba, parang yun din yung shoes ko, hindi na bago yun. I don't know. So, eto yung na-choose kong, ano, color, etong
Pag nakita nyo to up front, wala kasing sunlight gabi na guys. Eh. Magto 12 na. Ng 12 a.m. here. Ano siya? Blue. Blue. Then, meron siyang parang... Alam ko ang color nito hindi black. This is like carbon. Carbon. Carbon gray. So, blue siya, carbon gray. Tapos, ito. Parang grayish na carbon din na shoelace. Yun yung color niya. Pero, gagawa ko ng ibang unboxing for this shoe. Para mas ma-enhance and mas makita ng mga tao. Ito, itong Ultra Boost na to, parang special edition to ng Ultra Boost. Ito yung tinatawag nilang Parley. Kasi, I wanna save the animals in the ocean. Hindi, di ako nagpapatawa guys. Totoo. Ano, yung Parley version kasi ng Ultra Boost, i-search nyo na lang. Marami na rin vloggers nag-vlog about that. Makikita nyo din online, search nyo na lang sa Google. Or kung gusto nyo, mag-ano na lang kayo ng... Yung mga nag-review ng Parley, what does it mean? Ito yung ano niya, yung... Kung meron kayong cellphone, like yung iPhone nyo, ito yung code. Sa scan nyo yan para lumabas yung ano ng Parley para ma-search nyo kung ano ba siya. Company yon that does a lot of... Parang saving the environment. Parang ganun. Itong Parley na shoes na to, nagawa to, ano, they picked up like 11 bottles ng mineral water or ng purified water, yung mga bottles na mga tinapon sa dagat. Pinulot nila yon, then ni-recycle nila, and they made these shoes out of it. Pero, of course, hindi nila maaano tong boost. Of course, itong boost na to was that from that. And then, yung Continental soles nito. Continental soles din to, guys. White lang siya. Pero, meron yung nakasulat dyan na Continental. And here din. Yung torsion, ano nila. Ganun. I think ang pinaggamitan nila ng mga plastic na, I think the cage... And then, yung mga fibers nito. Ganon. Pero, ano, kung meron ba siyang difference, mas matigas ba siya, mas malambot, wala man ako na-notice na difference. It's the same, parang ano rin, feel to me. And then, there's another thing that I did. Nag-upsize ako ng half a size. Bakit? You don't have to. Tinuro ko na yun sa inyo, di ba? Kailangan true to size kung ano talaga yung ano nyo. Before I went half a size down. Tama yun, guys. Wala akong mali na tinuro there. Totoo yun. Kahit ibang vloggers, yun din yung sinasabi. So, ang question now, why did you go with your normal parang 7.5? Di ba? Ba't nagdagdag ka ng half an inch? Ako hindi ako maglalie, guys. I don't think you're supposed to wear these shoes na hindi siya fit to you. Parang ginawa kasi tong shoes na to like to hug your feet. May purpose siya why. Pero ako kasi, siguro preference na lang yun guys. Yung ibang vloggers na nag-review nito, meron din mga nagsabi na same thing na sinabi ko, you need to go half a size down. Tama yun. But they said, para sa kanila, they're gonna stay with yung normal ano nila. They're not gonna go half size down. Why? Kasi para sa stability. Ganon. Hindi siya masakit, guys. Hindi ko kasi ma-explain eh. It's not because it hurts. Kaya, ano, siguro, ako, it's the feeling. I don't like siguro yung feeling na parang it's hugging my feet. Alam niyo 'yon. Di ko kasi ma-explain. You need to buy it and you need to wear one para malaman niyo. Isukat niyo na lang sa store para makita niyo 'yung ibig ko sabihin. Kasi when you wear shoes like this, 'yung ito, tas kinuha niyo 'yung normal size niyo. Meron siyang space, 'di ba? Parang ma-feel mo rin the shoes hindi niya ginagawa masyado 'yung purpose niya. Parang 'yung feet niyo wala siya sa tamang angle. Parang dumudulas-dulas siya sa loob ng shoes.
not a lot, but makikita mo yung ano, like you're not on the right slope dun sa shoes. Ganon. So you're gonna ask me like, so why did you do that then? Diba? Kasi preference nga guys. Tulad din nung sinabi nung ibang vloggers. Ano kasi, if it would bother you or not, ako sa tingin ko, it wouldn't bother me. Honestly, I don't think it will. But I'm gonna do another review. Siguro, kung if it did bother me o kung anong naging difference. Yung na-notice ko nga, yung feet ko, wala siya sa tamang placement. And dumudulas siya konti. Ganyan. Forwards and backwards. So parang, diba, kaya ka nga nag-wear nito eh. For stability and comfort. Diba, parang, paano mo makukuha yung true feel of the product if it's not really the, you know, the tamang size for you, diba? But like I said, preference yun, guys. If I want it like that, oh well, diba? Kung kayo naman, you don't like it like that, oh well, yun yung choice nyo eh. Itatry ko lang. Sabi ko, kung ano naman, kung if I don't like it, that's fine. Like, bigay ko ulit to sa'yo, ekam. Bigay ko ulit to sa sister ko, diba? Kasya pa rin to sa kanya. Kasi parehas lang kaming fit eh. Oh. Yung isa, kasha din yung to her. Kasi kasha yung to me. Ganon. Yung notice ko lang dito, yun nga guys. Yung, hindi na siya mag-hug sa feet mo masyado. Siguro that, may mga taong sanay magsuot ng mga ganon na shoes. I'm trying to think of a shoes na ganon na version. Siguro yung parang mga, what's that? Mamahalin na shoes that hugs your feet then. Na ginagamit din ng maraming ano, starts with a letter B. Di ko maalala right now. Ganon din yung feel ng shoes na yon. Like hinahug niya yung feet nyo. Ako kasi all those years, ganon yung sneakers ko eh. Ayoko nung nakayakap siya sa feet ko. So, yon. Sabi ko siguro, maybe, itry ko lang. Like, try ko lang yung difference. It's not a big difference. It's only like half an inch. So, tignan natin guys. I'll tell you kung anong outcome. Kung pangit ba siya, na ano ba yung feet ko, ngayon ba masakit na, or mas okay ba siya. Kasi diba guys, paano kung malalaman kung mas okay ba siya or hindi siya okay kung hindi ko itatry. Yun. So, gagawa ko ng separate na unboxing nito. And then, yun nga, sa mga nagtatanong kung magkano to, same din siya, guys. Kahit parlay to, you buy these shoes, why? Para siyang special edition. And binibili mo siya, like I said, para sa mga taong you wanna save the ocean. Ganon. So, wala naman sigurong masama kung tutulong ka to save the ocean and the animals in the ocean, diba? So, what the hell? Who cares, diba? Like, I wanna do that. If you don't wanna do that, well, choice nyo yun, diba? So, yun. I mean, like, he's not ugly. Ultra Boost pa rin naman siya. It's just a parlay edition. Sinukat ko siya. It's the same feel nung, ano. Yung ibang vloggers din vlogged already about this. Matagal na, even before. Ano, ganun yung sinasabi nila. They were wearing these shoes. Wala rin difference. Like, ganon din yung feel. Parang siguro yung difference lang na makikita mo here is siguro yung ano, yung lip niya here na bukod sa may nakalagay na siyang Adidas, may nakalagay pang Parley. So nakalagay Adidas Parley. Yun. Then sa mga nagtatanong kung magkano to, if you're gonna buy it, ito na siya guys, yung mismong resibo, 192.60. Katulad din yata nung before, ewan ko kung nagpo-focus or not, maybe not, but yun siya. Kasama na yung tax doon, 180 siya, so pag binayaran nyo lahat kasama yung tax, 192.60. Guys, ako, sometimes, pag nagbablog ako, ayoko nang sabihin yung prices, lalo na kung sobrang mahal siya. Kasi sometimes, yung mga tao thinks na,
nagyayabang ka or this. It's not about that. Di nyo kasi naiintindihan, guys. Eh. Marami nagko-comment sa akin offline. They're watching my vlogs to see, like, kung ano yung mga nire-recommend ko, diba, like this. So, they wanna know kung magkano siya. So, they're messaging me offline. Well, magkano yan? Even yung LV bag ko, they're asking me, how much is that kasama yung tax? See? So, even yung mga nasa ibang countries, kasi siguro they wanna compare kung mas mahal ba rito sa States or it's the same price din kung bibilhin nila sa kanila. Malay mo, pupunta sila dito sa USA, di ba? Magsha-shopping sila here. That's why they're asking. May legit reasons din sila. So, ang nangyayari, if I don't tell you the price, ang dami kong ime-message offline. Which is nakakasagabal to my time. Pero, like I said, syempre, mga subscribers ko yun, wala naman akong choice but to answer them. Kasi mabait ako na vlogger. So, yun. Hindi naman ako siguro inis na inis, but it takes away time from me. So, para ma-prevent natin yan, sasabihin na natin yung mga prices. Ganon. Kasi napapagod ako, isa-isang tao yung mini-message ko kung magkano siya, then, you know, stuff like that. It's just a waste of time. So, kung sinabi ko na siya dito sa vlog ko, hindi na nila ako tatanungin, di ba? Kasi, di ba, let's give it to them. Siguro yung mga yun, they wanna buy din, di ba? And then, pasensya na kayo kasi nag-impacking na kami ng mga things namin for the Philippines. Yung trip namin ngayong October. So, sa mga friends ko sa Pinas, relatives ko, I'm coming. So, magkita-kita na lang tayo sa Jollibee. Joke. Papakainin ko kayo sa Jollibee, ah. Doon tayo. Chicken joy. Hindi. Joke lang. And then, nakita na ninyo, may mga package ako na kinuha kanina sa Amazon Locker. Hindi ko na ipapakita yun, guys. Siguro sa next vlog ko na lang. Tapos, we went sa H&M kanina. Si Sweetie bought a lot of stuff for her and si Matthew. Ganon. Hindi na ako nag-vlog there kasi wala naman ako binili for myself there. Kasi tumingin ako but there's nothing that I did like. So, yung pinakita ko lang sa inyo yung mismong sa akin. And then, eto, sino ko to dahil sa sister ko to gusto niya makita. Yun. Ano to guys, hindi to canvas, leather siya. Well, hindi siya leather. Vinyl, yun. Kasi tinatanong ng sister ko, sabi niya, yan, madali yan labhan. Sabi ko, tongengot ka, hindi yan pwede laban dal vinyl yan. Pupunasan mo lang yan. Ganon. So, and guys, that's why bumili ako nito. Hindi ako bili ng shoes dahil trip ko lang. Yung isang shoes na yon all white, gusto yun ng sister ko. So, sa kanya na yon. And I told her kung gaano kasarap yung boost na yon sa paa. Isn't that? And bago pa yon. And gusto niya yon. So, sa kanya na yon. So, ako, magpapalit ako now. Ito yung akin because I wanna help the ocean. Ultra Boost Parley yung sa akin. Parley version. Yun. And ano pa ba? I think wala na ako na miss guys. Nasabi ko na rin kung bakit di na ako masyadong nagba-vlog lately. Bakit di na ako masyadong nagsasalita masyado lately. And bakit yung vlogs ko maiikli. Di na ako nagsasalita sa dulo. Hindi na ako nagsha-shopping haul. Nakita nyo sa ibang vlogs ko. We went shopping pero hindi ko na siya nilalabas and pinapakita sa inyo. Because like I said, I am very very tired. Pasensya na. There will come a time na siguro my work is gonna be easier, so maybe then I'm gonna be talking more. We'll see. Or maybe there's a way around this thing. Yun, basta pasensya na lang. And then, yun nga yung nangyari eh. When I wasn't talking a lot, hindi ko pinapakita yung mga shinapping ko. People weren't getting mad, but they were asking, Daphne, like you went shopping sa Ann Taylor, but you didn't show us. Like, how are we gonna know kung what pants are we gonna buy? Like, we wanna see kung magkano yon, things like that. See? So, problem na naman siya. Ay, nako guys. Basta, I'll catch you na lang sa next vlog ko. We're gonna try to fix this vlogging issue ko right now. And, yun nga, thank you sa mga subscribers ko, pati sa mga nanonood ng vlogs ko na hindi ko subscribers. Sa friendship ko kay Michelle na taga Miami and sa sister ko kay Ekang. At sa lahat ng mga nanonood ng vlogs ko na nagmamahal sa akin.
And yung mga bumati pala sa akin nung birthday ko, maraming salamat sa inyo. Hi guys, matutulog na ako. Sorry pala kanina, kasi wala na pala akong battery. So, itutuloy ko na lang yung pagse-thank you ko. Yun, thank you nga pala sa mga bumati sa akin nung birthday ko, na-touch talaga ako. Thank you sa inyo. Like, ang gaganda ng mga sinabi nyo. I do appreciate it. Like I said, like, it's night time. We're gonna go to sleep. Like, si Sweetie is watching Disney. Then, ako, I'm gonna clean my face. Diba? Bakla. So, yun nga, guys. Thank you so much sa mga bumati sa akin nung birthday ko. Yun yung sinasabi ko kanina before naputol yung sinasabi ko doon na wala na ako ng battery. So, yun guys, bloopers. Paulit-ulit na lang to na bloopers. Basta yun, thank you sa mga magagandang sinabi nyo and thank you sa inyong lahat. I'll catch you on my next vlog.